na-encounter ko lang kanina yung Samsung J3 na pinagawa sa amin. Binigyan ko ng warranty for change board. So, nagbigay ako ng warranty kasi galing sa akin yung board, pinalitan ko. Ngayon, nilagyan ko na yung sticker. Bumalik si customer after 2 days daw, hindi na nagagamit. Then, nakita ko, wala nang sticker. Nadismaya ako kasi tinanggal nila or whatever. Ano pang ginawa nila sa sticker or pinabuksan. Isa lang tumatakbo sa isip ko, pinabuksan nila or binuksan ng ibang technician. So, pagkagalan guys, tatanggapin nyo pa ba? Ibobo nyo na warranty? Or sisingilan nyo na panibago? Dito tayo masusubukan kung gaano ka kalambot ang puso sa customer. Kahit ano pang paliwanag nila sa'yo, kahit ano pang sabihin nila sa'yo, pero sa'yo pa rin galing yung cellphone na yun. Anong gagawin mo? Sisingilan mo ng panibago? Or gagawin mo? Katulad nito, panoorin mo to. Tapto po ah, matatanggal ang liability namin dito sa cellphone kasi tinanggal yun na po yung sticker. Kaya pwede nyo po sabihin sa amin na hindi nyo pinagawa sa iba pero wala na po yung sticker na nakalagay dito. Kahit saan po kayo pumuntang technician, manggagawa, pag binigyan po kayo ng warranty, dapat nakikinig po kayo sa amin ma'am. Kasi para fair po tayo. Mataas na nga po yung binigay namin warranty, isang buwan. In case na magka-problema, pwede nyo pong ibalik. Pero unfair po sa amin yun na makikita namin na wala na po yung sticker dito. Ang tatakbo lang po sa isip namin, pinabuksan nyo sa iba or kaya nagbukas. Kahit pa sabihin nyo pong hindi nyo kaya magbukas or pwede nyo po sabihin sa amin na hindi nyo pinapagawa sa iba. So yun ma'am, yun lang pala tandaan namin po. Pwede nyo po sabihin yun ma'am. Kaya nga po nagbigay din kami ng resibo sa inyo in case na ano, pwede nyo pong i-complain sa amin yon yung problema ng cellphone. Pero yung warranty sticker ma'am, dapat nakikita po namin dito sa loob. Yes. Oy, chinat ko na si Ate Pea. Chicken adobo sa gata. Tsaka isang kanin lang. Chicken adobo sa gata. Tinext ko na si Ate Pea. Ah, yun na lang. Hapo naman, may daming customer kanina. Nauna ng tanghalian mo? Oo. Malala? Matagal ako nakadalawang kain na. Nakaka-stress po ang ano eh. Mga ginagawa minsan kaya nakakalimutan na rin kumain. Okay, makis ko na.
sawa-sawa na sa inyo. Yung bali pa kapag inutusan agad ay kilos. Wait lang, ma! Ma, wait lang! Kukunin po natin ng bayad sa amin ni Papa. Ay, pabayad din sa amin mo. Pag-isang araw kayo, ma. Sino po ba nagamit siya po? Yung bading. Kaya may password. Hindi na lang ang password. Ay, Ari, nagamit na rin kanya. Hindi ko rin alam ang password na rin kanya. Kaya na lang sabihin sa akin. Malalaman ko daw ka lang mga ano. Ari, kanya, patitignan ko rin. Mga sira na rin. Hindi lang kumilipo. Hindi na ako. Nakita ko na ang problema nito, ma'am. Ano? Ito baga po'y nabasa. Basa yan baka. Eh, paano na ako kayo maglagay sa ganito? Lagi sa ganito'y nilalagay. Kasi po, may bigas. Ayan, bigas. Ilagay ko nga sa bigas. Sabi ko, ilagay mo sa bigas at ang mabuhay. Ito po, yung bibilihan nyo ng charger. Hindi po. Kailan pa po yan, ma'am? Yung isang araw lang. Nung ikay sarado rin, dinala ko rin yan. Nung isang araw lang, tapos pinilit niyo pa pong i-charge? Hindi na. Sinubukan niyo pa pong i-charge? Hindi na. Sinubukan pa daw niyang i-charge. Sana po hindi lumala ang sira. Dapat pagka nababasa po ang cellphone, huwag niyo na pong lagyan ng battery or i-charge. Wanang lagi kang nakalagay dito sa bayawang. Sabi ko, huwag mong ilagay sa bayawang at pinapawisan niyang bayawang mo. Ay, opo, totoo po yun. Sa pawis, minsan. Isa lang po ang ibig sabihin nun, pagka nabasa po ay dapat dalhin nyo agad kinabukasan kahit saan pong pagawaan para matanggal ang tubig. Kaya sabi ko, tanggalin ang battery. Para hindi po lumaki sila. Pagkano na may tinanggal niya ng battery? Alin po? Niyan. Nung biglang namatay na hindi na nabuhay, tinanggal ng battery. Pwede pong na-drain. Gaganon. Sabi ko, tanggalin mo ng battery. Kasi kapos po eh. Pwede po sumasala yung battery. Eh magkano magagastos diyan? Ang ginawa? Naman. Dito po. Oo. Malalaman pa po pag nabuksan. Itong cellphone na to baka may sakit sa tulog. Kailangan gisingin.